Hello, Ate Rosel. Oh, Mikey. Hello, Ayori. Oh, ano yung dala mo? Ito po yung mga pinabalot sa akin dala ni Mama. Oo nga, ganda. Ikaw ba nagbalot na ito? Opo. Ang galing mo naman. Eh, sige, Ate. Lagay mo na dito. Oh. May naisip po ba kayo na pwede pa natin gawin dito sa plastic cover? Ayun ba yung mga natira sa mga pinabalot mo? Opo eh. Teka, ano kayang pwede pa natin gawin dito? Alam ko na, pwede tayong kumuha rito ng food sacks na gawa sa plastic cover. Ate Rosel, ano pong food sacks? Food sacks kasi, sabi sa akin ng daddy ko, part ng culture ng Japan yung hindi nila ipinapasok yung sinelas nila o yung sapatos nila sa loob ng bahay. So, para hindi marumihan yung paa nila, gumagamit sila ng foot socks. Dito sa Pilipinas, ginagamit din natin yon. Doon nga sa school din namin eh, nag-foot socks kami. Para hindi madumihan yung sahig ng classroom namin, nagsusuot kami ng foot socks bago pumasok ng classroom. Ay, oo nga, Ate. Kami rin po, nagpo-foot sock din po kami sa loob ng classroom. Kaya lang po, ang gamit po namin tela. Ibig sabihin po ba, gagawa tayo ng foot sock na made of plastic cover? Oo, Mikey, foot socks made of plastic. Ate, ano pong kailangan natin? Ang kailangan natin ay ang mga sumusunod. Cardboard. Plastic cover. Yarn. Garter. Colored papers. Glue gun at glue stick, stapler, ruler, lapis, at gunting. Una, gumuhit ng hugis oblong na may sukat na 9 inches ang taas at may lapad na 4 inches. Pagkatapos ay gupitin. Sunod, gumupit ng 11 by 11 inches na plastic cover. Ilagay ang oval board sa gitna at gupitin ang parting ito na may sukat na 1 inch. Pagdikitin ang magkabilang dulo sa pamamagitan ng stapler at gawin ito. Pagkatapos mailak sa pamamagitan ng stapler, tahiin ito ng yarn. Sunod, lagyan natin ang decoration. At ang panghuli, lagyan natin ang garter bilang pinakalock. Ayan mga kids, tapos na ang ating project. Ang ganda, di ba? Ate Rosel, ang ganda naman. Buwawo ko niyan. Oh, sige, Ayori, gagawa kita nito. O ngayon naman mga kids, basahin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ginawa natin ngayon. At yan ay mababasa natin sa 1 Corinto 14:40. Tatapot gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Dito sa Arts and Kids, sinisikap natin na ang lahat ng bagay ay magawa natin sa kaayusan. Kaya naman, anumang bagay na pwede pa nating magamit ay sinukin natin para muli pa natin itong mapakinabangan. Kaya mga kids, huwag basta tapon ang tapon! Salamat sa Diyos at may natutunan na naman kami sa araw na ito. Hanggang sa muli, dito lang sa Arts and Kids! Paalam!